Aming Panginoon, salamat sa biyaya ng kaligtasan na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa araw nito, salamat sa hininga na amin pong nagagamit. Salamat sa buhay, salamat sa mga tao, Panginoon, na ginagamit mo upang kami, Panginoon, ay patuloy na makasunod sa inyo, upang kami, Panginoon, ay matuto sa mga salita mo. At hayaan niyo po, Lord God, ang aming pananampalataya ay patuloy na tumibay, patuloy, Panginoon, na yung relasyon namin sa inyo ay mas maging malalim pa. Tulungan mo kaming makatugon sa iyong biyaya sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Isugo niyo po kami o isugo niyo po sa amin ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu upang tulungan kami magkaroon ng matuwid na buhay. In Jesus' name, Amen. So yung title po ng devotion natin today ay Living a Righteous Life. At yung text natin ay matatagpuan natin sa Tito chapter 2 verse 11 hanggang 12. Titus chapter 2 verse 11 hanggang 12. Ito po yung sinasabi, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang natuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming mahalaman. At upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. So meron tayong dalawang mahalagang bahagi ng ating teksto dito sa verse natin. Ang unang bahagi ay ang grace o yung biyayang nagmumula sa Diyos. Sabi sa Titus chapter 2 verse 11, sapagkat doon sa verse natin, nahayag na ang kagandahan loob ng Diyos nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Kung mapapansin po natin yung word na kaligtasan, ito ay nagre-refer o yung kaligtasan ay si Jesus Christ. Okay? So sa John 1:14, sinasabi dyan, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatian, tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ang puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. So, ganito yung pagkakasabi ni Paul. Si Paul yung nagsasabi nito. Ganito yung sinasabi niya kasi tapos na eh, nangyari na. Dumating na si Jesus Christ at sinasabi niya na nahayag na yung kagandahang loob ng Diyos, which is yung pagbibigay ng kanyang kaisa-isang anak na si Jesus Christ na magbibigay sa atin ng kaligtasan. So, ito yung unang bahagi ng ating teksto, yung grace o biyayang nagmumula sa Diyos. So, ang ikalawang bahagi naman na pag-aaralan natin ngayon ay yung tugon naman natin sa grace ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalatayang ipinapakita sa matutuwid na pamumuhay. Diba? Dun sa verse 12, sinasabi dyan, ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. So, ano ba yung grace? Ano ba yung grace? Yung spiritual grace na sinasabi dito sa Bible. Unmerited mercy that God gave to humanity by sending His Son. Ibinigay sa mga tao, itong grace na ito, pinaramdam, ibinigay sa mga tao sa pamamagitan ni Jesus Christ, sa pamamagitan ng pagbibigay ng sarili niyang anak. So, yun yung grace. Yung grace ay binibigay sa ating mga tao na hindi karapat-dapat. Kaya grace kasi hindi tayo karapat-dapat. Hindi karapat-dapat yung pinagbigyan. Kasi makasalanan, hindi matuwid. Diba? Grasya yung ibinibigay mo sa mga tao na paulit-ulit na nananakit sa'yo pero pinapatawad mo pa rin. O parang ganun. So, balikan natin yung unang bahagi, ang grace ng Diyos. Ang pagkakaroon ng isang matuwid na pamumuhay, isang proseso nagsisimula sa pamamagitan ng grace ng Diyos. Kung mapapansin natin, ang ibig sabihin, ang kaligtasan at pagbabago ay nangyayari sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng mabuti nating mga gawa. Kaya, di ba, sa mga previous videos natin, hindi tayo naligtas dahil sa ating mga gawa. Magkaiba
ni dahil resulta yon, dahil naligtas ka, dahil minahal ka ng Panginoon, naranasan mo yung pagmamahal ng Diyos, kaya nagagawa mong magmahal ng kapwa mo, nagagawa mong tumulong sa kapwa mo, diba? Kaya ka gumagawa ng mabuti dahil naiintindihan mo yung salita ng Panginoon na sinasabi na kailangan gumawa ng mabuti, kailangan makita yun sa buhay mo. So magkaiba yon, magkaiba yung sinasabi dito na gumagawa ka ng mabuti dahil gusto mo maligtas. Sa katibayan ng iyong kaligtasan, kaya gumagawa ka ng mabuti kasi yun yung katibayan, okay? So, may iba't ibang salitang ginagamit ang Bible upang tumukoy sa grace ng Diyos. Kabilang sa mga ito ay ang mga sumusunod. Undeserved favor. Ito'y pabor na pinagkakaloob ng isang nakatataas sa isang nakakababa. Ang tumatanggap ng pabor ay hindi karapat-dapat. Hindi karapat-dapat na pabor. Undeserved favor. Ito nga yung sinasabi ko kanina na binibigay kahit hindi po tayo deserving. Ibinibigay sa tao na paulit-ulit kang sinasaktan. Okay? Pangalawa, covenant love. Isang pag-ibig na nagbigay ng tipan o pangako. May agreement. Ano yung agreement na sinasabi ng Bible? Kapag tayo ay tumanggap kay Jesus Christ, tayo ay hindi mapapahama. Tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan yung pangako sa atin ng Lord. Na once na tinanggap natin na nampalataya tayo kay Jesus Christ, tayo ay maliligtas. Tayo ay hindi mapapahamak. Hindi tayo mapupunta sa impyerno. Yan yung sinasabi. Covenant love. Pangatlo, divine mercy. Palagi natin naririnig. Palagi yan dinudugtong sa pangalan ko eh. Divine mercy. Ito ang pinakamaraming banggit sa Bible. Upang tumukoy sa grace ng Diyos, ang mercy ay hindi lamang basta pagkahabag. Sa Biblia, ang salitang ginagamit sa mercy ay iyon ding salitang ginagamit sa uterus o sa bahay bata, mercy. Kung saan ang buhay ay nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng sumisilang. Ang mercy ay lumilikha ng bagong buhay, nagtatatag ng bagong pag-asa. So, banal na awa. Divine mercy, banal na awa. So, yan yung tatlo. Undeserved favor, covenant love, divine mercy. Ang lahat ng ito, ang saklaw ng grace ng biyaya ng Diyos. So, paano napapa sa atin yung grace na ito? So, sa verse 13 to 14, sinasabi, habang hinihintay natin ang dakilang araw ng ating inaasahan, ano ba yung inaasahan natin, di ba? Yung second coming ni Jesus Christ na tayo ay kukuhanin ng Panginoon, nadali niya tayo sa kanyang kaharian, at makakasama na natin siya habang buhay. Yun yung hinihintay natin, mga Kristiyano. Ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus Christ. Inihandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. Sa makatuwid, dahil sa pananampalataya natin kay Jesus, sumaatin ang undeserved favor, covenant love, at divine mercy ng Diyos. Kapag tayo nakakabasa o nakakapanood ng mga love story, diba? Ngayon ang tinututukan ko ngayon yung The World of a Married Couple, kung matatandaan niyo yun, kung napanood niyo na yun, diba? Medyo nakakagigil siya kasi grabe yung intense ng palabas na yun. Dahil nagkasala yung lalaki, pero yung babae, chill lang, parang yan ang totoo. Deep inside, sobrang sakit na, diba? Kasi gusto ko yung word na, gusto ko kasing ako yung piliin niya. Hindi dahil may anak kami o dahil asawa niya ako, kundi dahil mahal niya ako, diba? At sarap nung ganun, ganung pag-ibigan. So, kung nakakapanood tayo ng mga ganyang love story kung saan yung babae patuloy na umiibig, nagpapatawad sa lalaki sa kabila ng Fort Worth na pagtataksin, pagkukulang at panloloko sa kanya, ano ang sinasabi natin sa babae? Diba? Minsan nga sabi natin sa kanya, martir. Nababaliw na ata. Di ba parang mapapansin natin doon si Sandra? Parang nababaliw na siya. Naku, iba na yung ano niya, yung mga nasa isip niya. So, hindi niya nakokontrol. Siyempre, saktan siya eh. Di ba, yung mga babae talaga na nasasaktan, nag-iiba. Parang word na martyr, di ba, madalas natin yung sasabi sa mga ganun klaseng babae. Old-old ka na sinasaktan, binabalik-balikan mo pa. Pag humingi sa'yo ng tawad, patatawarin mo. So, naiinis tayo minsan sa kanila. Pero pag nangyari sa atin, ganun din naman tayo. So, ito yung nangyayari sa relasyon din natin sa Diyos. Dahil sa pananampalataya natin kay Jesus, mahal tayo ng Diyos sa kabila ng ating pagtataksil. Ganito rin yung relationship na ino-offer ng Panginoon sa atin. Na kahit pa marami tayong nagagawang mali sa buhay natin,
basta nananampalataya lang tayo sa Kanya, umabalik tayo sa Kanya, kahit ano pang pagtataksil natin, pagkukulang at panluloko natin sa Kanya, yes, God loves us so much the way we are. But because God loves us so much, He does not want to leave us the way we are. Diba? Mahal niya tayo, oo, mahal niya tayo, kung ano tayo, kung paano tayo, kung sino tayo, pero hindi niya gusto na manatili tayo na ganun, na nagkukulang. Hindi niya gusto na manatili tayo nagtataksil sa Kanya, na nanatili tayo nanluloko sa Kanya. Ang nais ng Diyos na magkaroon tayo ng pagbabago sa pamagitan ng udyok ng Banal na Espiritu, sa pamagitan ng Holy Spirit. Yun yung gumagabay sa atin. Yun yung gumagabay sa atin, nagtatama sa atin, nagbibigay sa atin ng, alam niyo yung konsensya? Yan, sa mga Kristiyano, conviction naman. Sa pangalawa, ang tugon natin sa grace ng Diyos. Hindi pwedeng manatili tayong taksil sa Diyos habang panahon. The grace of God must have transforming effect in our lives. Kailangan magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Hindi nga tayo maililigtas ng mabuting gawa, sapagkat kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Ngunit, sa sandaling tayo iligtas ng biyaya ng Diyos, kailangan magkaroon ito ng katibayan sa pamamagitan ng mabubuti nating gawa. Ang mabuting gawa ay hindi nagliligtas. Okay? Ngunit, tunay ng kaligtasan. Katunayan na ikaw ay niligtas ng Panginoon. Katibayan na ikaw ay pinalaya ng Panginoon sa mga kasalanan. Tulad ng sinasabi sa Santiago 2:17, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Diba? Babalikan natin uli yun na hindi ito pamamaraan para tayo ay maligtas, pero ito ay resulta ng ating kaligtasan. Gamitin natin ang acronym na GRACE upang ilarawan ang isang matuwid na buhay na binabanggit sa Titus 2:11-12. Una, godliness. Sa mga pagano, ang godliness ay nangangahulugan ng pagkatakot sa kanilang mga Diyos. Sa Bible, ang godliness ay nangangahulugan ng pagsunod sa oban ng iisang Diyos. Godliness. Pangalawa, yung R, di ba? G-R-A-C-E. Grace. Yung R, righteousness. Ang righteousness, dito nangangahulugan ng maayos na relasyon sa kapwa na nagsasaalang-alang sa kanyang ikakabuti. Maayos na relasyon sa kapwa. So, yung ang selfishness ay ang pagiging makasarili. Ang righteousness ay ang pagiging makakapwa. So, A, anointed. Ang nag-a-anoint ay ang Diyos. Ang isang taong anointed ay iniiwalay mula sa karamihan upang maglingkod para sa kapurihan ng Diyos. Ang isang anointed ay nagsisikap tungo sa kabanalan. Ang sa kanya ay hindi self-glorification, kundi God-glorification. Okay? So yun si control of self or self-control. Importante sa matuwid na pamumuhay ang self-control. Ang original na salitang ginagamit upang kumatawan sa self-control ay temperance. Temperance. O, temperance. Ano ba yun? Isa ito sa tinatawag na 4 cardinal virtues sa Hellenistic culture. Dati ginagamit ang salitang ito upang tukuyin ang pagkontrol sa sobrang pag-inom ng alak. Temperance. Kaya't ang temperance ay nangangahulugan ng moderation. Sa ating mga tagasunod ni Jesus, ang self-control ay isang spiritual exercise sapagkat ito ay isa sa bunga ng pagkilos sa ating buhay na banal na spirito. Kapag wala kang pagtitimpi, kung wala kang self-control, gagawin mo nang gagawin yung mga bagay na hindi naman ayon sa kalooban ng Panginoon eh. Diba? Hindi mo makokontrol. Kung wala kang self-control, magagalit ka na magagalit. Sisigaw ka na sisigaw. Kung wala kang self-control, gagawa ka ng gagawa ng mga kasalanan. So, kaya mahalaga to na makita sa buhay po natin. Sabi nga sa Galatians 5:22-23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagahan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. So, yung E, eternal life.
Ang isang taong may matuwid na pamumuhay, laging tumatanaw sa langit bilang hantungan ng kanyang buhay. So, importanteng tiyak mo kung saan ka patungo sapagkat iyon ang gagabay sa lahat ng ginagawa mo sa kasalukuyan. Nakatungtong tayo ngayon sa lupa, ngunit dapat ay nakatanaw tayo sa langit sapagkat iyon ang tunay nating tahanan, hindi po dito. Tayo yung mga dayuhan lamang dito sa lupa. Dahil sa pananampalataya natin kay Jesus, pinagkaloob sa atin ng Diyos ang grace ng kaligtasan. Ang tugon natin sa grace ng Diyos ay grace din na ang ibig sabihin ay godliness, righteousness, anointing, control of self, at eternal life. Ulitin ko po ah. Dahil sa pananampalataya natin kay Jesus, ipinagkaloob sa atin ang grace ng Diyos. Grace ng kaligtasan. Ang tugon naman natin dapat dito in application ay grace ng Diyos. Ibig sabihin ay godliness, righteousness, anointing, control of self, at eternal life. So, dito po natatapos yung ating devotion. Baunin po natin itong grace. Baunin po natin itong devotion po natin para tayo po ay patuloy na makasunod at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Living a righteous life. Thank you and God bless you.